Alright, what's up mga boss? So meron pong panibagong challenge. So ito nga po yung The Goblin King Challenge. And ngayon po ay July 1st na nga po. At dito na rin po sino-showcase yung The Goblin King na part po ito ng July 2023 Gold Pass. Maganda dito, makukuha kagad natin to as soon as na mabili kagad natin yung Gold Pass. But remember, tumaas na po ang price ng Gold Pass ngayon na magiging 349 PHP na po. At marami pong pwedeng ma-unlock ng mga features dito para mas pa-enjoy pa natin ang Gold Pass. At tara, tignan natin kung paano nga ba ma-3-star itong Goblin King Challenge. Ito pong challenge ito ay gawa po ni Sir Moose. Sa challenge ito, tandaan natin yung mga butas-butas dito. Diyan kasi natin ilalagay yung ating King, yung E-Titan, at yung iba pang mga kailangan na gawin dito. First things first, meron tayong tatlong lightning spell dito. Unang lightning spell lagay natin dito, pagigitnaan natin sila. Kailangan ma-damage yung tatlo. Yan, para mabawasan na agad yung HP nila. Okay, isa lang muna dito. At i-reserve lang muna natin yung isa for later. Okay, next is, maglagay muna tayo ng dalawang minion. Kailangan mapasabog ng dalawang minion yung dalawang collector na yan ng elixir. Okay, then pwede natin ilagay na si King. Kapag nakatira na siguro yung dalawang dan na yan, ay pwede natin ilagay si E-Titan. Yan, para ma-preserve lang yung HP nila. Okay? Then, i-recall spell natin sila. Ganun ulit, lalagyan natin ulit sila dito. Ganun. Okay, ito na ang next step. I-recall pa rin natin sila, i-recall natin sila. Okay, and recall. Okay, yan. Next is, ilagay nyo yung goblin dito. It is important na makuha nyo muna yung dalawang collectors na yan bago nyo i-drop yung king. Kasi kung hindi, pupunta yung king doon sa mga gold storages na yan. Okay, then lalagay natin, i-recall back natin sila. Marami pong mga traps sa sasalubungin dito, kaya importanteng kasama dito yung E-Titan. Okay? Yung isang lightning spell, natatandaan natin, di ba? Dito natin siya ilalagay. Yan. Ito pa isang important. Kailangan mailagay na natin yung jump spell dito. Kasi kung hindi, pupunta yung King at yung E-Titan doon sa mga storages. Pili kayo ng side. Lagay nyo ulit yung jump spell dito para makatalon ang isa sa mga goblins. Yan. So si King sa point na to, makakatalon si King dyan dahil sakop pa siya ng jump spell dito. Well, hindi ko alam kung bakit ganun, pero ganun yung nangyari. Pwede natin gamitin yung ability ni King dito para makuha yung town hall. Yan, makukuha na yung town hall, and that's it. Medyo matatagal na lang tayo sa part na ito dahil yung goblin na lang talaga ang makakatira doon sa mga storages na yun, kasi yung King medyo matatraffic na siya sa wall from this moment. Ayan. So, I hope you like this video. Baka sabihin nyo na naman ay ginaya ko ito, no? Sabay-sabay na po kami ngayon nakakapag-post. And I hope na nagustuhan nyo nga po ito. And mag-subscribe po kayo sa ating YouTube channel. Follow me on our Facebook Gaming. And I hope na nagustuhan ninyo yung ating pong step-by-step tutorial po dito sa The Goblin King Challenge. Hintayin na lang talaga natin yan. And that's it. Maraming salamat mga boss. This is your boss LA signing out. Good day and God bless you all. Alright!